Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapanalig. Welcome po muli sa ating programang Love at Work. Ako po inyong lingkod, Angelique Lazo, at samahan niyo po ako sa isa naman pong programa tungkol sa Caritas Manila. Ito po ang social arm o social service arm ng ating pong simbahang Katolika. At nung nakalipas na linggo, pinag-usapan po natin ang isang programa na ang sentro po noon ay ang mga kabataan sa pamamagitan po ng youth leadership at edukasyon para sa kanila. Ngayong araw na ito, syempre bago po maging isang youth leader ng isang bata, abay kailangan siguraduhin natin na maayos po ang kanyang kalusugan at hindi lamang siya. Kasama na po syempre ang kanyang buong pamilya. Kaya yan po ang ating pagtutuunan ng pansin ngayong araw na ito. At kapiling po natin ang ating po mga panauhin na ating po ipapakilala sa inyo ngayon. Kasama natin ang program officer ng ito pong Preventive and Primary Healthcare Program ng Caritas Manila, si Melissa o Ellie, tama ba? Ellie Corpus. Hello, magandang araw sa iyo, Ellie. Magandang umaga rin po, Miss Angelique. Yes. At kasama rin natin ang Caritas Health Coordinator. Marami po siyang pangalan. Nanay, Mami, at Tita. Ngayon, Tita po tatawagin na, tawag natin sa kanya. Si Tita Lina Larocochea. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Ayan, okay. Ito pong Preventive and Primary Healthcare Program. Ano po ba ito? Anong klaseng programa po ito? Ang Caritas Preventive Healthcare Program, o mas higit natin na tawag namin, All Is Well. All Is Well. All Is Well Program. Na kung saan ang aming mga katuwang na pamilya o partner, families, ay tinuturuan namin maging responsable. Mismo sila ay responsable sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan. Yun yung pangunahing itinuturo namin sa kanila. Mm-hmm. Partikular sa pagbibigay ng edukasyong pangkalusugan para sa mga pamilya ang kapartner ng Caritas Manila. Mm-hmm. Sa pangalan pa lamang nakalagay dyan, Preventive and Primary Health. Ano po yung mga sakit na madalas kumakapit po sa ating mga kapanalig, at lalong-lalo na ano po yung pwedeng maiwasang mga sakit sa pamamagitan ng programang ito? Batay sa lumabas na naging pag-aaral namin, yung naging pagsubaybay namin sa mga pangunahin, sabi nga namin mga top 10 na naging sakit ng mga alaga natin pamilya nung nakarang 2012. Ang mga pangunahin naging sakit ay napansin namin puro lifestyle diseases. Lifestyle? Paano po yung lifestyle? Isa na rito yung katulad ng mga sakit sa puso, hypertension, yan po, cholesterol. Yan po yung mga talagang pangunahing sakit na inilalapit sa mga klinika na meron tayo sa mga bawat simbahan. So hindi ho dapat siguro isipin na yun lang pong mga may kaya't talagang mayayaman ang nagkakasakit sa puso, nagkakasakit dahil sa cholesterol. Hindi po, ito po ay talagang nararanasan ng lahat ng tao. Totoo po yun, talagang kahit mahirap siya. Mm-hmm. So talagang yun nga, isa pa rin pa sa lumalabas ay diabetes. Talagang pang-apat po siya sa mga sakit na lumabas doon sa ating naging pagsubaybay. Mm-hmm. So hindi dati sinasabi na ito ay sakit lamang ng mayayaman, pero nakikita natin na kahit mahirap ay talagang nararanasan ito dahil marahil doon sa klase ng pamumuhay na meron sila, na hindi nila masyadong tinitignan kung ano yung mga dapat na kinakain nila, basta kung ano lang yung nandyan, yun lang yung kinakain nila, pero hindi nila na binibigyan ng halaga ano ba yung dapat na mas makakabuti para sa kalusugan nila, at saka doon higit naman na tumututok ang Caritas na magbigay ng pag-aaral. So tinuturuan po yung mga magulang, ano po? At saka idagdag ko po, dati kasi yung mga diabetes, yung mga, ngayon ay hindi lang yun mana ngayon, kundi acquired na dahil dun sa mga kinakain ng taong panahong ito. Akala ko kasi natin minamana natin sa ating mga magulang at sa mga lolo't lola. Oho. Eh, yung bang hilig sa matatamis? Yung ba'y maaring problema, nagiging sanhi po ng diabetes? Isang iwas din dapat talaga yun, at yun ang minomonitor ng pagtayo dito ng Caritas ng kanyang preventive health. Para hindi niya ma-acquire. Yung mana lang ang magmamana.
Mm-hmm. Hindi na 'yun makukuha ng ibang ano. Mm-hmm. Pag sinabi nating community ano po to, education. Mm-hmm. Pinupulong po ang ating mga partner families muli, ano ho, paano po yung ginagawa doon? Yes. Pinatatawag po yung mga kasi mm-hmm. ang ano ngayon partner that kasi mm-hmm. dapat 'di ba beneficiary. Ang oo, Caritas kasi tawag namin sa mga ano, mga partners mm-hmm. family. Merong mga meetings. Lalo sa clinic na itinayo ng Caritas. Doon po nagtuturo ang mga health counselor. Ito iba ho tong clinic na to doon sa barangay clinic, no, Ellie? Magkaiba po to. Ang Caritas Manila ay merong 26 charity clinic na kung saan ang bawat bikaryato ay meron siyang dalawang charity clinic kung saan nandoon yung tinatawag nating Vicariate Health Clinic, ito yung pinaka-main clinic natin, mm-mm. at saka isang satellite clinic. Mm-mm. So, dito po lumalapit ang ating mga family partners para makakuha sila ng mga kinakailangan nilang serbisyo mm-hmm. para sa kanilang pangkalusugan. Dito may gamot na may talagang gamot nakakagaling, po. Hindi gamot na nakakabigay ng sakit. Ano? Okay, pumapasok ba dito yung natural family planning dahil talagang yung reproductive health talagang napaka-controversial at doon nga sa nakalipas na taon, talagang laman niya ano, ng debate at botohan pa sa Kongreso at sa Senado. Pero madalas na naririnig kong argumento ng mga pro-RH, ang simbahan nala namang ginagawa para turuan ang mga kababayan natin sa tamang yung pangangalaga siguro ng bilang ng kanilang mga anak. Ano ho ang experience niyo dito pagdating sa pagtuturo sa natural family planning? Responsible parenthood at natural mm-hmm. family planning ay kasama yan na ibinibigay sa community education mm-hmm. na kung saan ang target namin ay yung mismong mga reproductive mothers. Ito yung mga edad na mga may asawa, mm-hmm. Edad na 18 to 45 years old mm-hmm. na kung saan iniipo namin sila para magbigay ng katuruan kaugnay sa hindi kami mismo nag-focus sa method kung hindi doon sa pagiging isang responsabling magulang. Mas tumututo kami sa paghuhubog bilang isang magulang. At kung meron, so kasama doon ng values, yun po yung mas higit na tinututukan, mm-hmm. yung paghuhubog po. Mm-hmm. At kung talagang merong pangangailangan, kung kailangan kasi dito po sa ating responsible parenthood at natural family planning, dalawa po kasi ang intention nito. Ito yung sinasabi naming achieving na kung saan ang mag-asawa ay gustong magkaanak at saka spacing na kung saan ang mag-asawa ay gustong agutan muna ang kanilang pag-aanak. Mm-hmm. So doon po namin sila binibigyan ng pag-aaral. Mm-hmm. Ito po ay matagal nang ginagawa ng Caritas Manila sa pagbibigay ng responsible parenthood at natural family planning. Mm-hmm. At hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy po ito. So bahagi lamang po yung natural family planning. Tsaka sa tingin ko po, mm-hmm. Kaya siguro sinasabi nilang walang ano yung mm-hmm. Katoliko o simbahan, walang ginagawa, hindi maingay. Dahil wala siguro tayong talagang permanente sa media, yung katulad ng ABS-CBN, GMA o Channel 5, meron mga ganyan na iaano agad, na ibababa agad. Kasi ito, unti mo yung mga maliliit na tao talagang pinupuntahan ng mga volunteer ng Caritas. Mm-hmm. Alam mo naman, pagka kami mga volunteer ng Caritas, wala naman nakatutok na camera sa amin para makita mm-hmm. ng buong bansa mm-hmm. na meron kaming ginagawa sa tao. Oo, kumbaga yung sa reality TV, alahong nakakabit dito sa wala doon yung camera. Wala nakakabit na camera. Kasi kung hindi, at least, pero yun na nga, hindi naman kasi pinangangalandakan. Ito'y bahagi lang ng kwentuhan natin mm-hmm. na ginagawa talaga ng simbahan. Mm-hmm. So, doon ho sa, let's say, sa isang community, kayo po ay babad sa community. Babad na babad po. Babad. Ano pong community ang inyong pinagsisipihan? Nasa Santa Clara Parish po kami. De Montefalco po. Yan po na marami po talagang urban poor doon na mm-hmm. poorest of the poor, marami din okay, po. Okay, sa isa pong pagpupulong, ilan po yung mga dumadalo? Dito po sa tungkol sa paghubog nga ng responsible parenthood at yung natural family. Sa bawat parokya kasi ang tawag ng mga kasi may mga partner family yan. Mm-hmm. Diyan magtuturo yung mga health counselor. Mm-hmm. Ganyan. Kung halimbawa, kadalasan kung merong 1,000 na partners,
Kukunti lang siya, 150 yung pupunta, pero mm-hmm. hindi po makakalusot yun sa Caritas. Mm-hmm. Kasi pupuntahan din po yun ng, ano eh, ng mga health counselor. At kakausapin naman po yung shepherd. Yung shepherd po, may 12 pong kaanib puwersa po yun na tuturuan nila. So, ibig sabihin, kung absent siya dun sa pagpupulong, no? Pupuntahan po pupuntahan yun. Pupuntahan siya, wala siyang lusot. Wala pala yung lusot. Sinasabi niyo. Meron po kasi kaming ginawang paggugrupo dun sa mm-hmm. aming mga partner families mm-hmm. na kung saan, kunyari po, halimbawa sa isang parokya, ay meron kaming 1,000 partner families, mm-mm. igugrupo po yun sa 12 pangkat at mm-mm. pamumunuan ng isang shepherd. Shepherd. So, doon po so, nakatutok tumutulay. Yung shepherd opo. Sa kanila. At kilalang kilala niya itong mga pamilya. Kilalang, dahil ito po ay magkakapitbahay. Nasa iisang lugar po sila. Maganda yun, ano? Opo. Kasi hindi yung parang ang layo-layo, hindi mo maabot, o iba yung buhay niya. Doon talaga siya, babad talaga siya. Babad doon. Po talaga. At yung shepherd na ito na tinatawag namin ay doon talaga tumutulay lahat ng simula sa Caritas, lahat ng impormasyon kaugnay sa programa para tumago siya hanggang doon sa tinatawag naming clustered families. Mm-hmm. So ngayon doon sa cluster na 12 clusters pa yun per cluster, nakikita talaga yung pangangailangan. At hindi lang pangangailangan, kung paano rin nababago siguro yung buhay nila sa pamamagitan ng mga binibigay ng mga formation. Ano? Oo, so doon po sa, let's say sa 12, madalas ba, hindi naman 12 families, sabay-sabay meron, magbubuntis sila. Oo, meron lang mga a few lang po doon. Ano? Mm. Mm-hmm. Tapos yun, tututukan na po yun from the day na manganak po yung nanay. Meron na po bang itinutulong na serbisyo sa programa ng Caritas Manila dito sa primary healthcare program? Particular sa programang pangkalusugan, meron kasi kaming tinatawag na home visitation mm-mm. na kung saan merong isang nakatutok na parish health counselor doon sa mga pangkat ng pamilya na kung saan doon inaalam nila kung ano yung mga pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. Mm-mm. So, ito ay binibisita nila at least isang beses sa loob ng isang buwan. Mm-mm. So, inaalam nila sino yung may sakit doon, mm-mm. sino yung buntis, ano yung sakit nila, sino yung buntis. Mm-mm. Ilan yung mga bata at kamusta ang kanilang kalusugan. Ano ang kalagayan ng mga bata, sino ang mga dapat bakunahan, mm-mm. sino ang malnourished, kasi meron din po tayong tinatawag na growth monitoring. So, lahat po ito ay inilalapit nila yung mga serbisyo na pwedeng ilapit natin sa mga available na services sa community. So, Caritas Manila, ipunapromote po natin unang-una yung mga services sa Caritas. Mm-hmm. Tapos kung ano yung mas malapit sa kanila, yung mga services sa barangay, inilalapit po natin. Mm-hmm. So, yung tinatawag nating parish health counselor, sila yung nagiging link ng mga partner families natin dun sa mga available na health services sa community. Ayan, okay. Naku, nabanggit mo yung mga malnourished. Pag-uusapan po natin yan, mga kapanalig, dahil yan, isa sa mga sinasabi nilang problema natin, ano, na yung mga kabataan, mali yung kanilang nutrisyon o kulang ang kanilang nutrisyon. So, paano nga ba naman sila maaaring matuto? Paano sila magiging isang paglumaki na isang responsable at kapaki-pakinabang na mamamayan? Kung bata pa lang sila, kulang na yung kanilang mga kinakain. So, aalamin po natin yan, yung pong isang magandang bahagi ng primary health program ng Caritas Manila sa pagbabalik po ng ating programang Love at Work. Pagbabago, sigaw ng bayan, totoo. At nagbabalik po tayo sa ating programang Love at Work. Angelique Lazo pa rin po ang inyong kasama sa ating pong programa dito po sa TV Maria. Kamusta po kayo, ating mga kapanalig? Kanina po natanong ko yung tungkol sa mga malnourished na bata. Meron pong napakagandang programa rin na yung sa pangalan pa lang talagang alam nyo na inspired po ito ng Holy Spirit. Ikwento mo nga sa amin, Ellie, yung parang sub-program, ano, ng opo. Primary health care, yung tungkol sa pagpapakain ng mga bata. Ito yung Hapag-asa po. Yes. Ito po yung programa ng Hapag-asa. Kasama mm-hmm. po siya sa binibigay naming suportang serbisyo para sa aming mga Caritas partner. Pero hindi siya eksklusibo para lamang sa Caritas partners. Mm-mm. Ito ay para sa lahat, bukas para sa lahat ng mga
matutukoy natin na malnourished children. Mm-hmm. Kasi nga po yung salitang hapagkainan, di ba? Pag napag-uusapan natin yan, alam natin na tayo sa salo-salo at kakain. Mm-hmm. Ito naman, hinahatiran hindi lamang ng pag-asa, ng pagkain, kundi may pag-asa pa, no? Na gumanda yung kanilang buhay. Okay, paano natin malalaman ng isang bata ay malnourished? Pwede ba yan, makikita ba yan pag pinisil mo yung kanyang pisngi, walang mapisil, oh, wala palang mapisil, ano? O kaya dito sa braso, ano ba yung sign, o yung malaki dyan, di ba may mga ganong senyales. Paano natin alam na, naku, may problema tong batang to? Meron siyang mga physical na manifestation. Mm-hmm. Naku, Tita Lina, ano ho yun? Kasi ano, ang ginagawa po ng Caritas every first quarter, mm-hmm, merong timbang. Mm-hmm. Tinitimbang. Eh, meron niyang kasi sa clinic na ano eh. Na tinitimbang po yung bata. Tinitimbang. Oh, meron dapat siyang weight. Tapos kinikwenta yan kung sila yung malnourished. Kasi pasok sila dun sa average. Kung may makikita kang bata, ano yan, taba-taba eh. Pero malnourished pala eh. Malnourished na mataba? Mataba, o. Oh. Paano ka? Malambot lang. Ah. Ano yung sinasabi? Tabang lamig. Tabang lamig. Pero mas marami po siya. Yung talagang payat. Payat mo. Po talaga, yung tagad-sagad sa buto. At siya makikita nyo po yung parang ano, nakukuba na sila o nararamdaman nyo talaga yung buto nila sa likod, hindi ba? Oo. So, pag ganun, ano na mangyayari sa kanya? Ipapasok na siya sa hapag-asa program. Kagaya nung nabanggit ni Tita Lina, taon-taon kasi ang Caritas Manila ay nag-organisa ng taunang Operation Timbang. Mm-hmm. So, ang lahat ng mga parish health counselor at iba pang clinic volunteer, mm-hmm, ay sinusuyod nila yung alam namin na maraming mga malnourished na mga bata. Kanina nga nabanggit ninyo, ano yung mga physical na manifestasyon. Yun nga, nabanggit niyo yung mga malalaki ang tiyan, mm-hmm, medyo luwa yung mata at medyo sa sobrang payat niya ay medyo nakukulubot na yung kanya yung balat. Nagkukulubot na, wrinkled na yung kanyang balat. Saka yung kanyang palad, medyo maputla. Isa yun sa mga manifestasyon ng pagiging malnourished. Pero para higit na makasiguro, yun nga po, talagang nagsasagawa kami ng taunang Operation Timbang. So yung lahat ng parokya ay nakikipagtulungan din para isagawa ito. At kung sino yung matutukoy namin na malnourished children, depende sa magiging evaluation kasi meron kami sinusunod na form eh, mm-hmm, yung master list ng mga bata. Ini-evaluate po ito, meron kaming sinusunod na evaluation based on ano, BMI po kasi yung sinusunod namin. Mm-hmm. Base sa taas, sa edad ng bata, taas, at saka yung kanyang timbang, doon po namin matutukoy kung sino yung mga malnourished. Yun yung body mass index, yes, matawag din, BMI. Opo. O ginagamit din po kasi yan yung mga gusto magpapayat. Opo. Ano naman, di ba? Sa kabilang banda naman yan. Pero dito talaga, kailangan base dun sa edad ng bata. Opo. So kung sino yung matutukoy namin na malnourished, siya po yung qualified para mag-enroll sa, mm-hmm, hapag-asa. Mm-hmm. Okay. Pero like you said, ano, hindi siya kailangan miyembro ng partner family. Mm. Pwede siyang basta kasama dun sa parokya. Opo. Okay. So ngayon, ano kasi dagdag pa po ako diyan sa hapag-asa na ano ng Caritas kasi hindi porke papakainin mo lalaki na ang katawan. Mm-hmm. Kasi kadalasan po minsan kapag hindi lumaki ang katawan sa hapag-asa, inaano hindi, ano ho? Hindi po, kasi bago po yan magkumain, pupurgahin eh. Kailangan purgahin. Pupurgahin para maging effective yung mga alaga. Karamihan po dyan may alaga yan. Oo, oo. Pagkatapos po, karamihan po may primary complex. Yun naman ho yung sa baga. Sa baga. Kailangan gamutin din yun. Underdeveloped po. Kulang. Kasi minsan kumukuha po kami ng sponsor ng Caritas dyan sa primary complex. Opo. Tapos habang pinapakain po yung bata, na ginagamot din po. Sabay po yun. Sabay po yun. Gano'ng kadalas po yung pa-feeding o papakain sa mga bata? Ang hapag-asa ay tumatakbo sa loob ng 120 days or 6 months. Mm-mm. So, ibig sabihin nun, araw-araw yung mga magulang. Dadalhin yung anak. Dadalhin yung anak niya sa kung saan nandoon ang feeding station, mm-mm, ng hapag-asa. Mm-mm. So, gano'n niya dapat kasi pag dadalhin yung kanyang anak. Oo, dadalhin na lang niya. Opo. Di sana talaga. Every day. Every day. Oo, tas yung pag
pagkain doon, nutritious 'yon, yung kompleto sa complete meal. Sa ano po, mga vitamins A, B, C, D, E, lahat po ng kailangan. Meron po kasi nakalagay na mga na pack lang, ano eh, pack, yung ano, yung merong vitamin. Oo, vitamin, oo. So ito talaga na pag-aralan na po ito, ano, itong mga pagkain na ito. Okay, tapos after 120 days pa, tama? 120 days Oo, pa. So six months. Mm. After 6 months, ano ngayon yung next step? Titimbangin ba sila ulit? Every 15 days po, tinitimbang yon. Ah, tinitingnan kung umaangat. Kung talagang umaangat po yung ano nila. Kasi pag hindi siya bumibigat, meron ibig sabihin may mali po sa pagpapakain. Either may sakit, ngayon katulad niyan, baka may sakit pa tong iba. Oo. Aayusin po ng doktor ng clinic. Aya. E paano ho kung yun lang ang kinakain niya? Sa umaga lang siya kakain at pagdating ng hapon at gabi, hindi na ho siya kumakain. May ganun po bang sitwasyon? May mga ganun din pong sitwasyon. Yun nga, nabanggit ni Talina na regular ang pag-monitor ng timbang ng mga bata para matiyak na walang ibang problema sa kalusugan yung bata. Mm-mm. And then, kasama nun, pagka ang gawin ng bata sa pagkain sa feeding program ay halimbawa sabihin natin, wala pa rin gana, dun pa rin papasok yung papel ng isang parish health counselor na kung saan kailangan bisitahin ng parish health counselor yung pamilya ng bata, titingnan kung ano ba ang sitwasyon ng bata sa loob ng bahay kung siya ay wala doon sa ating feeding program dahil sa kabila ng pagpapakain natin sa kanya ay hindi nagbabago, minsan bumababa pa nga eh. Kasi nga, gaya nung nasabi nyo, yun lang yung kinakain ng bata. Oh. Pero again, hindi dapat yun lang ang kinakain niya. Parang ano lang po ito, ano, supplement ba ito? Supplemental lang po talaga. Oh. So, dun sa 6 months, every 15 days, tinitimbang. Tapos ina-assess kung ano yung mga nangyayari dun nangyayari sa bata. Kung nag-i-improve o hindi. After 6 months, ano na po? Graduate na ba yung bata o hindi? Next year ulit. Nagkakaroon sila ng isang graduation. Ah, may graduation. So, lahat ng bata na naka-recover sa pagiging isang ano niya, malnourished, ay kinikilala namin yung naging effort ng magulang at saka ng bata mismo dun sa programa. After 6 months, ba pwede na pong makabawi sa malnourishment? Hindi rin. Minsan kasi inuulit. Babalikan. Babalikan uli yung batang yon kasi lalo kung masyadong grabe yung pag-ano niya, pagiging malnourished niya. May age po ba na natutukoy na o dapat ito i-address agad ang malnutrition? Kasi sa growth ng bata, ano, iba-iba yung stages, diba? Sabi nga nila, from zero, ibig sabihin yung buwan pa lang, hanggang 6 years of age, yung kanyang mental, psychological, emotional, talagang matindi rin ng ano niyan, ina-absorb niya lahat. Ano? Kung may mga bad attitudes na hindi makokorek, at that time, pwedeng, nako, ayan na, talagang malalim na epekto sa kanya. Pagdating sa pagkain naman, ano, anong edad talaga yung critical years for nutrition? Na ang dapat talaga binibigyan ng tutok ng hapag-asa ay nag-uumpisa siya dun sa bata mismo ay from 6 months hanggang 12 years old kasi ito yung from 6 months actually hanggang 8 years old kasi ito yung sinasabi na talagang na-develop yung katawan at saka utak ng isang bata eh. So dun po pumapasok yung hapag-asa pero hindi na binabanggit kanina yung hapag-asa ay hindi lang para sa mga bata. Ayun. Kasi meron ding malnourished na matanda. Ano po, yung buntis. Buntis po. Pag nakita po namin yung buntis na, halimbawa, tinatanong nga namin yung mga partner dyan na hindi nagpiperinatal, nagano, tapos payat na payat, pwede rin pakainin. Kasama rin po siya sa programa kasi programa. Yung batang ipinagbubuntis niya, yung nanay na bilang isang malnourished din siya, kasi doon nag-uumpisa yung siklo. Pag niluwal niya yung bata, pwedeng maraming malnourished problema. Malnourished din po. Pag malnourished yung ina, malaki ang posibilidad na malnourished din yung ilalabas niya. At buti kung malnourished lang. Sanggol. Kung may mga parang yung mga congenital problem. Meron naman di ba, newborn screening. Naka-experience po kami ng buntis na pinakain namin. Yung bata, malaking bata, healthy. Talaga? Yes, healthy, very healthy, marunong pa. Okay. So yung 6 months na yon pwedeng may umuulit
kung depende nga kung gaano ka effective sa kanilang. Pero most of the time, nag-move on kayo sa ibang group of kids naman. Sa ibang bata naman. Oo. So sa isang, let's say, balikan natin po yung parokya. Mm-hmm. Yung parokya po ninyo sa Santa Clara de Montefalco. Normally, sa isang feeding, ilan pong mga bata ang nakahilera at kumakain? Siguro, sa amin po ata, kami mm-hmm. po may pinakamaraming pinipiding, 500. Talaga? Opo. Kaya nagkakaroon kami ng 6 na feeding station. Mm-hmm. Tapos yung mga volunteer mother po, sila po yung magdadala ng pagkain doon. Mm-hmm. At papapipilahin yung mga anak-anak din nila. Mm-hmm. Sila po na nag-i-implement noon. Mm-hmm. Pero yung mga magulang, natuturuan po ba ninyo kung paano, ano ba yung mga tamang paraan, ano yung tamang pinapakain sa mga bata? Na hindi mahal, syempre dapat ho yung kaya lamang ng bulsa ng ordinaryong tao. Opo. Kakaibat kasi ng programa, hindi lang kasi siya isang supplemental feeding program. Ang higit na tinututukan namin dito ay yung edukasyon ng mga magulang. Mm-hmm. Na kung saan ang magulang ay kailangang makumpleto niya at maduluhan niya lahat ng ibinababa namin parents class para sa kanila. Mm-mm. So, meron kaming module na sinusunod. Mm-mm. Na hinihikayat namin silang dumalo para dito para after 6 months ng pagpapakain sa mga bata, mm-mm. ay meron na silang natutunan kung paano ipagpapatuloy yung naging initiative ng Caritas Manila at ng Hapag-asa para hindi na muli pang bumalik yung kondisyon ng kanilang anak mm-hmm. sa pagiging malnourished ulit. Ito yung tinatawag na empowering, no? The, mm-hmm. the partner families. Kasi para nga yung pagturo sa paano mangisda, mm-hmm. hindi ho ba? Hindi lang yung subo ka ng subo. Hindi ho nyo lang parang sinusubuan, mm-hmm. yung spoon feed o kaya abot ka lang ng abot ng pagkain, pero pag iniwanan mo, wala na naman sila ano ang kinabukasan. So, natututo naman po sila. Naaayos nila yung kanilang budgeting sa nutrisyon, sa pagkain. Sa sampung nanay, matututo 8. Ay, ganun. Hindi maganda na po yun. Kasi makulit naman ng Caritas eh. Makulit. Makulit po. Uh-huh. Kasi hindi naman ako kasing kulit ninyo, no, Tita Lina. Pero magandang paraan na pangungulit. Makulit siya. Uh-huh. Makulit. Pero yun na nga, natututo sila dahil sa pangungulit. Natututo talaga sila kasi mahal mo eh. Mm-hmm. Kailangan matuto sila dahil mahal mo nga eh. Mm-hmm. At pangit na kang tignan yung poverty eh. Mm-hmm. Okay, pagpapatuloy po natin yan ha. Meron din kasi isang tanong kanina kung paano na, meron bang mga, nabawasan ba yung mga pamilya? Let's say na, kunyari, na naging partner families ng Caritas Manila dahil sila po ba'y nagkaroon ng problema o sila'y umalis ng lugar o nadadagdagan ba yung mga bilang ng mga natutulungan pa. So mamaya, alamin natin yan, okay? Mga kapanalig, huwag po kayong aalis at napakaganda pa rin po ng ating kwentuhan tungkol po dito sa feeding program ng Caritas Manila at yung pong tinatawag na primary healthcare and of course, preventive. Dito po sa pagpapatuloy ng ating programang Love at Work. Pagmabago, sigaw ng bayan, totoo. Pinag-uusapan po natin ang feeding program ng Caritas Manila na bahagi pa rin po ng primary health care o service ng Caritas Manila. So, kasama po natin si Ellie at si Tita Lina. Kanina nga po, bago tayo nag-break, ano ho, nabanggit ko na may opportunity ba o nababawasan ba yung mga partner families na tinutulungan natin sa feeding program, for instance, o nadadagdagan? Ano ho, Tita Lina, ano experience niyo on the ground? Nababawasan? Kung okay na yung katawan nila. Ayan, oo. Pero meron pa rin pong monitoring yun. Hmm. Kasi tinitignan, parang nag-aaral din na from grade 1 to grade 6 hanggang magkaroon ng pamilya, meron po rin monitoring unless kung talaga na-develop na yung pamilya niya, nagkaroon ng improvement. Yung nabawas na yon, nadadagdag naman po sa as volunteer. Ayan.
naman. So may additional, kumbaga, helping hand, no? Na tumutulong naman. Pero yung pong mga lumilipat ng komunidad, nabanggit nyo off the air kanina na pag lumipat sila, ano, goodbye na ba yun? Hindi po, hanapin po yun ng Caritas. Hanapin pa rin. Hanapin po kung ano na nangyari. Hindi, wala pong pinapakawalan dito. Wala. Talaga nga hanapin po yun at titignan kung ano na nangyari dun sa pamilyang yun. Pero Eli, may nasabi ka na dapat ka-graduate din sila after a period of time. Opo. Yun yung aming pangarap na yung mga inaalagaan naming pamilya sa kasalukuyan ay pagdating ng panahon ay maiangat na nga doon sa kasalukuyan nilang kagagayan, sa kanilang kahirapan. So sa pamamagitan ng mga iba't ibang programa, nandito na yung health at saka edukasyon at iba pa katulad ng livelihood. Sa pamamagitan nun ay maiangat sila doon sa pagiging mahirap. Yun yung pangarap naming graduation ng aming mga partner families. Para maka-move on naman kayo sa iba pang mga families. Alright, meron ding tinatawag pala na crisis intervention and assistance. Ano naman ito? Ito yung programa na Caritas sa Veritas. Ito yung public service program namin sa Radyo Veritas na kung saan yung mga ilang pangangailangan ng aming partner families na hindi kayang tugunan sa clinic o sa simbahan o maging dito sa Caritas Manila ay inire-refer namin sa Radyo Veritas para makahanap ng mga ibang kapartner o i-refer namin sa ibang institusyon. Minsan nagpa-public appeal din sila, lalo na pag nangangailangan ng operasyon na malalaki. Financial, nangangailangan talaga ng malaking halaga. Yes, pero anong nakapaloob sa basic health support services? Anong nakapaloob doon? Anong klaseng mga health support services pa ang naibibigay natin? Yung kasalukuyan na meron doon sa mga parokya, ang pangunahing servisyon binibigay doon ay konsultasyon, pagbibigay ng gamot, laboratory services at saka dental. Ayun. Yan po yung mga basic lang po services. At ito, nakikita to dun sa mga clinic na nabanggit ninyo kanina, Opo. No? 26 clinic Archdiocese of Manila. Okay. Meron po tayong pakikinggan o panonooring isang bata na nabigyan po ng tulong at maganda yung kwento niya. So pakinggan natin ang kwento po ni Humphrey. Ako po si Lydia Asombrado. Si Humphrey po ay apo ko. Kung nanay niya may trabaho, ay pinakuha po sa akin, parang napabayaan siya. Kaya mga 2 months pa lang siya, kinuha ko na. Ako pala si Humphrey Jerome. Nakatira ako sa lola ko. Si Miss Bird ko. Siya na nag-alaga sa akin na malit ako hanggang lumaki. Siya ang panganay. Mahilig po siya makipagkaibigan pero hindi lang po siya masyado mahilig sa labas. Sa TV, mga cartoons. Sa Kristan po ako. Sinabi po ng lola ko na magsasakristan ako sa St. Peter. Tinanggap po ako. Mga 12 pa lang siya, mayroon pasa-pasa. Pag tinatanong ko po siya, hindi, nanay, bunggo lang yan. Laro-laro. Sigurado ka? Opo. Yung hanggang nag-first year high school siya, ayun, nanihina siya. Pero nagsiserve pa rin siya, linggo-linggo, nasa simbahan siya. Ngayon, nauwi siya. Bakit umuwi ka na? Hindi, tapos ka na. Tapos na, isang serve lang ako. Masama pakiramdam ko eh. Linalagnat na siya. Sige, sabi ko, bukas punta tayo sa doktor, papatik kita. Ayun, pag pumunta kami sa hospital ng Manila, pinacheck ko. Ang pinakababa niyang lagnat, basta 40, 39, gano'n. Sabi ko, doktora, hindi na yung lagnat na kung anong lagnat. Di isang linggo na kami doon sa hospital ng Manila. Sabi ni Dr. Tan, lula, papayag ka, bone marrow natin para malaman natin kung ano ang sakit. Sabi ko naman, sige po, kaya lang po, wala akong pera po pambayad sa bone marrow. Ang sakit niya, leukemia. No, di pumunta kami sa Caritas, yung binigyan ka ng sulat para pang bone marrow sa pang unang recycle. Ilang recycle pa, doktor? 4. Sabi niya, 4. Kung kaya na ako mo. Sabi ko, sabi ni Lord, kaya daw eh. Sabi ko, sabi ni Lord, kaya daw. Kasi pagsubok lang naman daw ito sa akin eh. Tataka lang po kung ba't ako nagkasakit ng ganun.
Hindi naman ako masyado gagala. Tapos nagkasakit ako ng ganun. Pre-pray ako, oh Lord. Sabi ko ganun. Alam ko, pagsubok mo lang ito. Pero kakayanin ko. Hanggat nasa akin siya, susubaybayan ko po siya. Hindi ko siya pababayaan. Basta ako, bibitawan ko siya pag tapos na yung ano namin, usapin. Kasi 2015 pa matatapos. Dadasal rin po, bago matulog, makakalimutin na kasi ako. Kaya hindi ko masyado matandaan yung Our Father, Hail Mary, tapos yung mga iba po kong dasal. Yung pagturok ng anistas sa akin, yung mga ganun, yun daw yung nakakalimot daw. Kaya hindi namin sa ilang bone marrow ko, pinatulog ako, ngayon hindi na. Kasi baka makalimot talaga ako ng mga ano. Minsan, yung mga kilala ko, sa mukha ko na lang ilala, mga pangalan, nakakalimutan ko na rin. Sinabi na talaga sa akin ng doktor ko, 60-40. 40 para mabuhay, 60 hindi. Doon na, tinapat na ako noon. Sabi ko, pagpatuloy ko, kasi sa lola ko, naghihirap rin sa akin. Sayang rin. Sabi daw niya, huwag daw sumuko. Kaya hindi na lang ako sumuko. Pinaglabang ko. Si lola ko lahat kasi gumagawa. Kasi ako doon lang ako sa ospital. Minsan, para maaliw sarili ko, kinakausap ko mga katabi kong pasyente rin. Pag-ibis ang paggamot, yung 2009, 6 na buwan, bone marrow niya. Bago mag-bone marrow, mag-CBC muna. Every 6 months na yun. Hanggang matapos namin ang 2015. Medyo okay na. May konti pa rin bawal. Dapat sundin. Kundi, baka maano pa rin, bumalik. Mas maganda na mag-ingat. Mabilis lang po ako mahawa. Kaya sa bahay lang po ako. Pangarap sa kanya, makatapos niya, makapag-aral na siya. Malaking pagpapasalamat ko sa Caritas na binigyan niya ako ng chance na makatulong sila sa apo ko. Kaya sa Radyo Veritas, nagpapasalamat din ako sa kanila. Sabi nila, blessing yan sa iyo, Lola. Sabi ko, unga, blessing nga. Sabi ko, yung lahat na krisis na dinanas ko, na survival ko. Kahit ilang sako pa na marami, sabi ko, papasalamat ako. O ayan po si Humphrey at ang lola niya. Nagsimula nung siya'y bata at ngayon 17 years old na. So, 5 years na pala ang tumatakbo yung tulong kay Humphrey. Sa pamamagitan ito ng kanyang pagtawag sa Radyo Veritas. Ito po yung mga pinagsama-samang serbisyo na kayang ibigay ng Caritas Manila para sa kanya. Mm-hmm. Ito yung simula doon sa serbisyo sa clinic, mm-hmm, hanggang sa pag-re-refer sa kanya sa mga iba't ibang katuwang nating institusyon. Yes. At saka kasama na rin dito yung mga talagang kapanalig natin na hanggang magbigay ng tulong para sa ating mga inaalagaang pamilya. Mm-mm. So, lahat ng yun, kung pinagsama-sama natin, ay talagang malaki yung naging tulong para dun maisalba natin yung kalusugan ng isang alaga nating bata. Mm-hmm. Na teenager. Malaki na siya ngayon. Alam mo, nagkaroon kami ng mga kapanalig at sa atin sina Ellie at Tita Lina. Nagkaroon tayo opportunity na makapulong si Cardinal Tagle. At sabi nga niya, importante na ang bawat sangay o let's say ministry o grupo na nagsisilbi sa simbahan dapat nagtutulungan, nagsisynergize para hindi tayo nag-aaksayan ng ating resources at talaga mas malayo ang nararating ng ating pagtutulungan, di ba? So, ito gusto ko lang hingin sa inyo kasi sa Radyo Veritas na kung saan may radyo na programa rin tayo, natatanong ko din yung tungkol sa Hapag-asa for instance, na yung magkano ba yun sa isang feeding program na 6 months, magkano lamang yung hinihiling na suporta? Nasa mga, ano yata yun, mga 1,200 or 1,800. And we are talking 6 na buwan po, mapagkakasya po yun. Parang ang hirap isipin na sa mga siguro yung mga nanonood sa atin ngayon na may isang kainan lamang po, ubos na po yung 1,800. Lalo pagkasyahin. Oo, ito yung nagkakasya 6 months every day. Every day po. Paano nangyayari yun?
Napag-aralan kasi, Tita Lina, ano ba kasi, ano, yung kahit strategy? Nung umpisa namin, kahit nung nag-umpisa kami, nagtataka din ako paano kung mapapakain yung 500 na bata sa isa ay 1,008. Mm. Pero pagka pinagsama-sama mo yon, mas marami pang mapapakain mo doon sa 500. Pati nanay kasama na. Ayan po yung tinatawag na the miracle of the multiplication. Ayan, no? Kaya nung kaya nabasa ko yung miracle na yan, siguro yun ang dahilan na sinabi, ano sinasabi ni nila na miracle si Jesus Christ. Yun ang miracle nun. That is the pinagsama-sama miracle. Mo. Mm-hmm. Yung isang bagay na kakain ng isa, pwedeng kumain ng sampu. Mm-hmm. Kaya ayan, magandang paraan po yan para tayo makatulong, hindi ba? Mm. Kumisan hindi natin iniisip na yung palang, uy, pambibili mo ng isang nakasale na hindi mo naman kailangan. Baka pwedeng wag na muna natin bili niyan. At ito siguro, pag nailagay natin dito, eh, mas maraming makikinabang na bata. Totoo. So, si Humphrey, kita natin, talagang tuloy yung kanyang, ano, tuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Ang kanyang paggaling at yung pag-asa. At pati si Lola, yung kanyang faith dimension, ano, talagang naniniwala siya, di ba? Opo. Na ang kanyang apo ay matagal pa ang ilalagay dito sa mundo. Okay, so siguro, dahil naubusan na tayo ng oras, manawagan tayo sa ating mga kapanalig na nanonood ngayon at talagang punong-puno ng pagmamahal sa ating kapwa. Paano nga ba natin higit na maipapadama ito sa kanila? Nananawagan ako dun sa mga nagdo-donate. Sana ay pagpatuloy nyo pa yung inyong gagawin na hadikain para sa mga mahihirap. At naway yung mga mahihirap naman ay matuto. Dahil napakahirap po ang magsilbi. Pero dahil siguro tinawag kaming lahat ng Diyos, hindi kami pwedeng humindi. Kundi sigurado, impyerno kami. No? Ganun lang yung... Tsaka yung mga nag, ano sa amin, tumulong sa Santa Clara de Montefalco doon sa mga batang may mga sakit na primary complex. During the time na naghahapag-asa kami, yung Rotary Makati ay nagbigay sa amin ng gamot na para sa aming 500 na may primary complex. Kasi marami na rin kaming piniding program, pinid na bata doon na naging maayos ang kanilang pangangatawan. Mm-hmm. Ngayon po ay mga nag-aaral na. At pagkatapos po naman po ng feeding program at nag-aral na sila, nakikita po namin talaga na yun ay nagiging matalino, nagiging aggressive sila. Ayan. Hindi, okay. Hindi na sila lulugo-lugo. Mm-hmm. Kaya ibig sabihin, pag ang bata ay aggressive at hindi lulugo-lugo, healthy. Mm-hmm. Oh. Tsaka salamat po sa lahat, lalo-lalo na sa Caritas, na binigyan kami ng karunungan na maging, na nandito ngayon. At maging volunteer. Naging volunteer. Salamat at sila yung blessing sa amin. Mm-hmm. Yung social arm na to. Ayan. Salamat po. Thank you, Tita Lina. Mm-hmm. Okay, si Ellie naman. Unang-una, syempre, nagpapasalamat kami doon sa mga nakatuwang naming organisasyon at institusyon na naniniwala sa misyon ng programang pangkalusugan ng Caritas Manila upang sama-sama naming turuan at palakasin at maging responsable ang lahat ng pamilya na katuwang namin na maging sila mismo ay responsable upang alagaan ng kanilang kalusugan. Pero isa pa, nananawagan pa rin kami sa mga ilan pa na posible pa rin naming maging katuwang dito sa aming mission na ito. At higit pa namin maipagpatuloy sa mga darating pang panahon na sana ay pagsamasamahin natin ang ating lakas upang yung ating layunin na magkaroon tayo ng isang malakas na komunidad. Sama-sama natin aalagaan na ang mga bawat pamilya natin ay malakas at malusog. Ayan. Maraming salamat, Melissa Ellie, yes, Corpus po. Ang program thank officer. Thank you din po. Kaya Tita Lina, na ang ganda-ganda ng last name, Laracochea. Ayan, siya po yung Caritas Health Coordinator. So mga kapanalig, talagang marami pong paraan sa isang taong gusto
gustong tumulong, gustong magmahal. Pwede po kung sa mga may konting kaya, sa pamamagitan po ng pag-donate, ano ho? At sa mga meron namang energy, meron pong talino, meron pong tinatawag na lakas na gumawa rin, pwede rin kayong mag-volunteer. So with that, papaalam po kami at papasalamat kami sa inyong pagtutok sa ating pong programa sa ating pong sa linggong ito. At sana po next week, magsama-sama tayo muli para mapag-usapan pa ang ilang pang mga programa ng Caritas Manila. At syempre, narito po muli ang ating mga katagang iiwan sa inyo. Sa pagkamulat, may pagninilay, pagkilos at pagsasabuhay. Yan po ang Love at Work. Ako po inyong lingkod, Angelique Lazo. Hanggang sa muli. Bye! Magmabahago.